Philip! Bam, it's okay. Philip! Take a seat. I apologize for my secretary. She's well trained. This is such a pleasant surprise. This isn't a surprise. You knew I was arriving this week. Are you staying in the place? Any place nearby? I have properties here. I'm sure. Two things. Edson. Where is he? I was hoping that your son might help me find him. He is still in the police force, right? Do you really want the police to get involved in looking for Edson? If you know what I mean. I suspect there's foul play. I suspect that also, because Edson is a foul player. What? Oh, it's just a thought. The guy just disappeared. The question is, where's the money? Did you get yours? Deliberately gave the names of our competitors to protect our business and our interests here in the Philippines. I really hope it's the right decision. It's the right decision. Because if I didn't do it, they will not believe that Mr. Yu is the big fish. Now we only have one problem. Big problem. Edson. But don't worry. I will help you find him. Because I want to know if he double-crossed you. I really want to help you. You've been with this organization for as long as I remember. The best thing I can do is hire someone to look for Edson. Hindi ko kailangan ng private investigator, Thomas. I can find him myself. Gusto ko lang naman makatulong. Berna, look who's here. Philip. Hi, Berna. How long has it been? 1 year, 9 months to be exact. Hindi ka pa rin nagbabago. You still remember everything. So, what brings you here? I'm here on business. Oh, we're talking business over cocktails. Tomas, baka nakakalimutan mo. You owe me a dinner date tonight. Sorry, Verna. We're going to a safe place where can we have cocktails. That's not necessary, Thomas. We insist. I'll just take this call. I'm good. You're looking more beautiful now. Lumalabo yung mata mo. I'm serious. You're always serious. Kahit kung bata pa tayo, parang palagi may problema. Like your dad. My father was a lot like your father. Philip, ang pagkakaiba nun. Your father was very proud of you. But your father loved you very much. Iba yung mahal sa ipinagmamalaki. I don't blame him. Paano mo naman kasi pagkakatiwala ang ganitong negosyo sa anak mong babae? That's why he entrusted Tomas with the business. Ayaw mo to dati? Well, yes. Noon. So now, okay na? I need to be by my husband's side. Hello, sir? Pagpunta ka ngayon dito sa Red Dragon. Po? Meron isang tao na kailangan mong makilala. Yes, sir. Ikaw. Who's by your side?
Don't tell me, Philip, hanggang ngayon, you're still playing around. Philip, you need someone to take care of you. You can't have this. You're allergic to shellfish. Tell me what you want. I'm fine. So, how long are you staying here? Hindi ko pa alam. May problema ba sa negosyo? Well, yes. Di ba dapat si Edson ang umaasikaso noon? And not you? Saan kayo, sir? Boss, kasama ko nung sasakay na dumaan. Sarado na yung car park, sir. Sir, bakit may isang sasakay na yung maganda kaysa dito? Papapasukin nyo. Eh, sarado na po talaga, sir. Wala akong manggagawa. What happened to Edson? Oh, Edson again. The guy just disappeared. Missing. Nakikiusap ako sa'yo na maayos. Eh, basta diyan mo rito. Boss, huwag mo nang panginitin ang ulo ko. Dahil pag di mo ko pinapasok, awa sa akin ko to. Well, I just hope that Edson is okay. Edson's been working for me for a lot of years. Malaki ang tiwala ko sa kanya. I don't think he will just disappear with my money just like that. Philip, it's our money. And I couldn't think of any other reason why he just disappeared. Unless... Well, it's either that or ayoko isipin. Pero paano kung merong masamang nangyari kay Edson? Kaya makapasok dito, sir. Sarado na yan. Sir! Sir! Dali lang! Pupumilig kayo, sir, eh. Magpasalamat kayo na kayo ng forum ka. Kundi, pinatulang kita. Hey, sir, atras na yan, sir. Jago, Philip, you met Jago in one of your visits before. Your right-hand man? Yep. Is your Edson to me. The only difference is Jago doesn't disappear. To be here by now. Evening, sir. Who's that? And did you ask Parker? Yeah. Hey! Philip, my son, Joaquin. Philip. Welcome back, Mr. Tan. How's work, Joaquin? Oh, he's moving up in ranks in the National Police. So we're not gonna think of that problem anymore because that's covered, right? Yep. We're very proud of our boy, right? Tomas? Of course. Bakit ka pumunta dito? Anong meron sa lugar na to?
have to go. Mag-uusap tayo ulit. Sure. Philip, just nice seeing you. Edson, may kinalaman ba kayo ni Joaquin sa pagkawala niya? Kailangan mo bang madinig ang sagot ko? Boss, wala talaga ako sinabi kay Sir Tomas. Dapat lang. Dahil ayaw ko malaman ni Daddy na nagdududa si Cardo sa DNA test mo. Kumagalala, boss. Ang alam ng Daddy mo, malinis na malinis ang trabaho mo. Walang problema. Sigurado ka? Sigurado. Tomas, hindi basta-basta si Philip. Marami siyang koneksyon. He is a very powerful man. At mas kilala ko si Philip kaysa sa'yo. Kailan po siya bilang isang kaibigan, pero ibang tingin ko sa kanya. I don't even see him as a business partner. Because he is a threat to our business. Patas kung lumaban si Philip. Unless nilalamangan siya. At ako pa ang lalamang sa kanya. Wala siyang ginagawang masama sa atin, Tomas. Sa'yo, wala. Pero sa negosyo, malaki. I am the head of this operation. And I'm running this business very well. But he makes me feel that I'm no match for him. Dahil he wants to take over our operation. So ano gusto mo gawin? Declare an all-out war with Philip? Ano, ilalaban mo yung mga anak mo? Ilalagay mo sila sa panganib? Yung pamilya natin? Tomas, is that what you want? Protecting the business is the only way to protect our family. If we lose the business, we lose everything! Okay, what problem ko ba ang PNP? As far as they are concerned, Diego's a dead man. Pati kay Cardo? Pati kay Cardo. Sir, may lalaki po nagpupumili at pumasok dito kanina. Sino? Wala na! Inaway na naman daw kasi siya sa school. Nagsumbong yung alaga mo. Pwede maging
lumalakad sa'yo. Ginagamit mo ba utak mo? Hindi ka naman alam na... Paano kung nakilala ka niya? Sabi mo nga sa akin! Hindi naman siguro, boss. Naka-hood naman ako. Wala kang sasabihin sa daddy ko. Naintindihan mo. Ngayon, kailangan kong malaman kung ano ang na-discover niya sa pagsunod niya sa'yo. Onyok, tama na. Panaginip lang yan. Totoo po yun. Inaway pa nga po talaga nila ako ni Diego eh. Tapos, sinuntok pa po ako ni Diego. Panaginip lang yan, Yok. Eh, paano po pagka ginawa niyan, totoo yun? Natatanda mo yung sinabi ko sa'yo sa bayampunan? Opo. Huwag po akong dubag. Para po hindi nila ako hapin. O, pinapakita mo ba sa kanila yun? Nakaibigan ko pa nga po, diba? Ang mahalaga, hindi mo sila inaaway. Sasawa rin yung mga yun. Paano po pagka hindi? Basta ang importante, mabait kang bata. Kahit po sundukin ako niligo. Yok, pag ginawa niya sa'yo yun, ibang usapan niya. Siguro, kailangan ko nang kausapin ang mga magulang ng mga batang yan. La, ako na ang bahala. Cardo, ako na lang ha? Kakausapin ko lang naman yung mga bata. Ayoko na po bumalik dun sa may school. Yok, kinakailangan mong mag-aral. Bukas na bukas pupuntaan ko yung mga yun. Kakausapin ko sila. O, Tana, matulog ka na ulit. Pag-inip lang yun, Tana. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin. Ako, ma'am. Ganyang-ganyan din kami nung dati kong mister. Sa una, malambing. Pagkatapos, unti-unti rin lumabas ang tunay na kulay. Nagulat lang naman ako kanina, Sita. Kaya I'm sure, pati si Tomas, nabigla lang. Eh kung hindi mo dinidibdib yung nangyari kanina, eh bakit kinukwento mo sa akin ngayon? Eh kung kalimutan mo kaya yung sinabi ko. Wala nang bawian na sabi mo na. Pero relate na relate talaga ako sa pangyayari sa inyong dalawa. Kasi kaming dalawa ng asawa ko, dinadaan sa pasigaw-sigaw kapag ka umiinit ang ulo sa akin. Yung tiniis ko pa yung unang pak! Eh, kaso noong naging pak! Ay, naku! Ayoko na! Hindi ko na tiniis. Sita, mahal ako ng asawa ko. Ma'am, mahal din naman po ako ng asawa ko. Pero, hindi ibig sabihin na porke mahal, hindi nasasaktan. Kasi may mga lalaki talagang ganyan eh. Yung bang mataas yung pride? Basta, hindi kami aabot sa ganyan ng asawa ko. Sana nga po, hindi kayo matulad sa amin ng asawa ko. Dito lang naman may happy ending eh. Gusto mong hiramin, ma'am? Nakakawala ng stress. Cardo, kinausap ako ng Lolo Delfin mo. Hanggang ngayon daw, ayaw ka pang maniwala na patay na si Diego. La, meron akong mga ebidensya at mga prueba kung bakit hindi ako naniniwala. Alam mo na ba ang sasabihin mo? Oo. Huwag na huwag kang magkakamali. Dahil kapag nagkamali ka, alam mo na ang mangyayari. Alam ko. Para namang bangungot ito. Bangungot kung saan marami nang gumigising sa'yo pero ayaw ka pa rin maniwala sa katotohan ng patay na si Diego. Ayoko itong pakiramdam na hindi tayo nagkakaintindihan. Ayoko rin yung pinaparamdam mo sa akin na nawawalan ka na ng tiwala sa akin. Tomas, you misunderstood me. Ang pagkaintindi ko sa sinasabi mo na I'm not in control sa organization na to. You know what? Ayoko makipagtalo. At ayoko ng gulo, Tomas.
Akin naman ayaw ka ng guli. Alam lalo na sa ating dalawa. Let's just go to sleep, okay? Are we okay? Yes. Pa nagbibihis? Siguro po, may lagnat ako. Hindi po, siguro ako makakapasok nito. Oh, mahilig ka nga. Andali, kukuha ko ng gamot. Anyok, wag ako. Gawain ko rin ng bata ako yan. Akin na yan. Nag-iigay ka pa ng bawang, ha? Nakunang tokwin ka talaga. Oh. Oh! Ba't may sibuyas ka pa? Tumayo ka na dyan, maligo ka na. Pumasok ka sa eskulan. Yakardo naman, eh. Sige na, dalihan mo. Kung bata ako nung natutunan mo. Hindi. Ituro mo sa akin kung sino yung nang-away sa'yo. Nasaan? Nasaan yung nang-away sa'yo? Bye, Dad. Bye, Mom. Are you picking me up later? I'm sorry, son, but Daddy has a meeting this afternoon. How about you, Mom? I'm sorry, sweetie, but Mommy has a charity event. Don't worry, don't worry. We'll see, okay? Okay, I'll just wait for you at home. Okay, give Mommy a kiss. How about Daddy? Sige na, Yaya, umalis na kayo. Malilate pa kayo. Bye! Kuya Cardo, ayun po siya, oh. Ayun po yung nangawal sa akin. Halika. Hi, Foggy. Ito ba? Ito ba yung nakaway sa'yo? Sandali, sandali lang naman. Bakit po pinagagalitan yung alaga ko? Kinakabahan ako sa plano mo, Denzo. Nagkrapyado tayo. Kailangan natin lumaban. Pero hindi sa ganitong paraan, Brad. Tara na. Wala na ibang paraan. Ang ama ng batang yun ang may dahilan sa nangyari sa anak ko. Miss, hindi ko pagagalitan yung alaga mo. Nagpunta ako dito para magbigay ng peace offering sa kanya. Yo, sige na, bigyan mo yung peace offering mo. Makipagbati ka na. Ha? Sige na, dali na. Inigo, bati na tayo. Sa'yo na tong lollipop, ha? Sige ba may atraso sa'yo, hindi yung bata. Alam ko, ang anak din ko bang gagamitin ko para makasingin sa kanya. Bati na daw kayo, hindi mo na. Let's go, Yaya!